out there doing above their duties, especially the police, awa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason. Do you expect me to do that? Mr. Chair, wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Yan. Mr. Chair, tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung peace and order file. So Mr. Chair, dahil ngayon... So ito mga kabanat, no? Medyo... maano itong pagtatanong ni Manuel Raul. Ang nilaman ng video na ito, mamaya mapapanood nyo, yung si Raul kasi tumatanong sa confidential fan. Yun, no, tinanong niya si President Duterte yung reward system daw galing ba sa confidential fan. Sagot ni President Duterte, talagang sabon, no, na nasabon o nasupalpal itong si Manuel Raul. Doon naman sa tanong na yung pagbibigay ng reward system, sinabi ni President Duterte, kailangan ko ba, kay kine-question niya, mayroon daw mga tawan si President Duterte na nagbibigay ng reward system. Sabi ni President Duterte, alangan naman ako pang pupunta doon sa mga polis at bibigay ko yung reward. Siyempre, mayroon siyang kinakasangkapan. Yun ang ano, talagang grabe, no? Grabe. Grabe yung ano ni President Duterte, grabe yung IQ. Talagang kahit yung edad na yan, matanda na, parang kumbaga yung katawan lang yung mihina, pero yung utak talagang mga kabanat ay makikita mo. Bagamat yan yan si President Duterte po, nandun pa rin yung ano may, talagang hindi mo makakalimutan yung kanyang pamumuno nung nakaraang administrasyon na hiningaan naman ng napakaraming tao. At bagamat maraming nasasawi doon sa war on drug, pero milyong-milyong naman yung nakinabang, ika nga. Sa maikling panahon, ika nga, sa maikling panahon, halos sa palagi natin 6 years, sa loob ng 6 years, nararanasan, natikman ng kababayan natin yung papaano, medyo maaliwalas yung kalsada. So yun ang hindi makakalimutan ng sila nating kababayan. So panoorin nyo ito mga kabanat, yung ginawa kay Nomosga dito kay Manuel Raul, mga kabanat. Kina-confirm na rin naman ng dating Pangulo na merong reward system at sabi po niya hindi lang pala siya yung gumagawa niyan. Meron ding iba na gumagawa niyan in relation dun sa anti-drug campaign. Mr. Chair, I'd like to delve into specific persons na napangalanan na rin dati sa Quad Committee. Nabanggit din ng dating Pangulo sa Senado, meron pong alias smoking na tagabigay ng pera sa mga pulis para sa drug war operations. Ito pong si Moking ay bahagi po dati ng presidential management staff. Tama po ba, Mr. Chair? Yes. An employee of the management staff. Mr. Chair, bakit kinakailangan na isang taga-presidential management staff ang tagabigay ng pera? Saan po ba nanggagaling yung pera na siyang ginagamit para dun sa reward system? The peace and order fund of the government. Huwag mo namang sabihin na ako pa ang magbigay doon sa mga pulis. Do not expect me to go down from the office at sabihin ko mag-distribute ako. Mr. Chair, yung peace and order fund, saan po yun specifically nakalagak? Galing po ba yun sa pondo ng Office of the President? Lahat ng opisina, sir. From the President down to the Governor, Mayors, my peace and order fund, discretionary yan, ng mayor, ng governor, ng presidente.
Mr. Chair, yung peace and order fund sa mga local government units natin, yun po ay kinukuha mula dun sa confidential fund. So kung sa Office of the President, lalo na't meron ding allocation for confidential and intelligence fund, doon din po ba kinukuha yung peace and order fund para doon sa reward system? I will not answer your question. I do have to make an accounting of what I did as president. That's official and personal to me. Mr. Chair, bahagi ito ng ating gustong siyasatin dito sa Quad Committee. Kasi kanina din naman po ang banggit lahat ng mga nagpapatupad ng ganitong operations. Yun yung source, peace and order fund. Pero kailangan malinaw din saan talagang item, anong allocation po yun. So kung sa mga LGU, malinaw naman, confidential fund. Pero sa Office of the President, dahil po actually ay iilan lang naman yung mga line items doon. At kung meron dyan na pinaka-swap para dun sa peace and order, yun po ay confidential and intelligence fund. So gusto po nating ma-confirm lang, dahil po nalaman natin, meron talagang reward system at merong pinanggagalingan yung pondo para dun sa reward system. Sir, sandali. Medyo papahingin mo lang ako ng... 1 minute suspension. Kaya tinawag yan, sir, ng intelligence pati confidential. Kaya huwag kang magtanong kung anong confidential ginawa ko. Confidential nga eh. I am protecting the interest of the Republic when I dispense confidential fund to the military and the police. Do not make me account for something which I cannot do legally. That is not allowed by law. I am prohibited from doing it. Mr. Chair, I believe hindi tayo pwedeng sabihan dito sa committee na hindi tayo pwedeng magtanong lalo sa mga bagay na relevant dun sa ating investigations. And Mr. Chair, I was not even asking kung sino yung mga hanggang sa level ng mga regional police units, sino-sino mga nakatanggap. I was simply asking yung nature ng paggamit ng pondo na iyon. And Mr. Chair, there's nothing in the joint circular on confidential and intelligence funds that says that we cannot ask general questions, Mr. Chair. Kaya kung ayaw po tayong sagutin dun sa ganong mga bagay, then I think that's actually an indirect admission na dun talaga nanggagaling at ayaw lang pong specify ng ating resource person yung nitty-gritty. Pero yun na po yung nagtutugma eh, yung peace and order fund na pwede talagang kunin doon sa confidential and intelligence fund na actually ay lumobo ng sobrang taas sa ilalim po ng term ng past administration. So actually po, we gave our resource person a chance to answer pero nagdi-deviate po mula doon sa paano talaga sana sagutin ng diretso kasi simple lang naman po yung tanong kung doon ba kinukuha. Okay, let me answer you. Chance to answer. You are asking as if you are from the COA. Oh, hindi ka naman COA. Hindi kita sagutin ng tama kasi wala rin akong alam. COA, kailangan mo ng report. So you have to bring the papers. You're asking questions that are pertaining to COA. Ano? Hindi naman ako kuha. Mayor ako tapos presidente. Si Mr. Chair, I won't belabor the point pero tingin ko ang mga kababayan natin yung makakausga. Malinaw naman po na wala po sa aming dalawa yung taga-kuha pero mismo po nasa memorandum circular din naman na dapat ay ipatupad ng kuha na dapat ay kung mayroong mga ahensyang nabibigyan, nag-grant ng confidential and intelligence fund, dapat po hindi nga yan in the first place nakatago mula sa mga kababayan kasi the fact na nakatago po yan, ito po yung nangyari.
nagamit po ang pondo na yan para dun sa mga extrajudicial killings na kumitil lang buhay ng mga kapwa nating kabataan, magiging yung tens of thousands ng mga pamilya na actually ay hanggang ngayon nagdurusa at walang hustisya. So, kasunod nating tanong, Mr. Chair, dun sa paano ba nabubuo yung mga drug lists ng itong tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Sino po ba yung mga nagbuo ng drug list? At ito yung mga kasama dun sa tinatarget ng war on drugs ng dating administrasyon. Drug list, it has to come. Hindi naman sa department store yan. It has to come from the police doing the undercover. Mr. Chair, yung mga napangalanan dati dito sa Quad Committee kagaya ni na Colonel Leonardo, bahagi ba sila ng mga nagbuo nitong drug list? I don't know where he hindi ko alam ang unit niya in particular. I only know that there's a policeman, pero hindi ako nagtatanong kung saan siya galing, from where, kung saan siya nagtrabaho from one unit to another in the course of their being a policeman. Marami yan silang dinaanan. They are not just their diretso. So, yung tinatanong mo should be answered by Leonardo, not me. Mr. Chair, lalo na't ang drug war ay ang number one reference nito ang pronouncements ng dating Pangulo. Kaya po, we have every right to ask our resource person tungkol dun sa pagbubuo ng mga drug list. Mr. Chair, ano po ang vetting process bago ma-finalize yung mga drug list? Ano pong pinagdadaanan? Halimbawa, may nagsabi, oh, ito, involved to sa kalakaran ng droga. Paano po natitiyak na yung final na version ng listahan, yun talaga ay yung mga merong sapat na batayan para masama dun sa listahan? Wala akong vetting committee as president or mayor. Trabaho ng pulisyan. Hayaan mo sila sa trabaho nila. Tama man o mali, kanila yan. Ako dito sa aking trabaho, tama o mali, sagot ko. Pero yung vetting, bakit? What? Ang mayor mag-vet pa? You want to say that I have to tatanong pa ako ulit to make a second investigation or a second guess? Do you expect me to do that? Mr. Chair, wala ka bang mayor na kilala? Magtanong ka muna. Yan. Mr. Chair, exactly, precisely, kaya po tayo nagtatanong. Kasi kung walang vetting process, edi paano po yun kapag meron palang nasama? Sinama lang halimbawa ng isang pulis dahil tingin niya mataas yung reward, kaya maininam na patayin nila yun kasi sasabihin lang ng dating Pangulo na siya bahala. Tapos pag napatay, makiklaim yung reward. At okay lang kasi hindi talaga na-check kung yun ba talaga ay merong key role dun sa illegal drug trade. So with that, Mr. Chair, sabi din po kanina kasi yung mga high value targets, yun talaga ang dapat mangyari dun, patayin. So Mr. Chair, gusto nating malaman, lahat po ba ng mga high value targets dun sa drug list na hindi na vet, lahat po ba yun ay merong unlawful aggression na ginawa noong sila ay gustong tugisin ng pulis? Again? It's not a... yeah, you know. Nakuha ko na. Kinig kasi ako sa ulan eh. Ulan ba yan? Kaya kita mo, inuulan ka na.
yung hindi ko trabaho. Hindi ko trabaho yan. Hindi trabaho ng presidente, hindi trabaho ng mayor. I do not have that kind of duty. Kaya ako may military ng presidente, may police. Anong mayor ako, may police ako. Yun ang trabaho nila. Ang trabaho nila, the end game is really to produce the name of persons who are in the drug industry. Kaya dito sa Manila, when I became president... Mr. Chair, nagdi-debate na po dun sa tinatanong natin. Because I am answering Mr. Chair, the answer is not directly in line with the question. Suspension. Out there, going above their duties, especially the police, awa naman ako dyan sa mga, just to go and shoot innocent people. Ano ito? Hunting safari sa Africa? Basta na lang pawarilin mo isang tao na walang rason? Can you do it? Baka patay ka ng tao na barilin mo na walang rason na inosente? How can that be? Give me a common sense reason kung bakit ganon. That you presume presumptuously. Tignan mo na tuloy. Nagalit na. Siyempre, nagalit na yung langit. Kaya saka tatanong mo na alam mo to sa totoo lang. Ito totoo lang ha. Marami akong pinatay na pulis sa Davao na kriminal. Magtanong kayo sa Davao. Mag go around. Ano yung aso? Ako mismo ang talagang humirit. Harap-harapan. Marami akong pinatay na pulis na gago na mag-kidnap, mag-rape, tapos magpatay. Sabi ko sa iyo, pag mahuli ko kayo, maabutan ko kayo, talagang papatayin ko kayo. Lahat yan, that goes for the law enforcer, the soldiers, lahat, civilians. Pagka ginawa mo yung, kaya sabi ko yung i-hold up mo na, akyatin mo sa bahay, tapos kunin mo yung pera, i-rape mo yung asawa, i-rape mo yung mga anak, ay anak ng, totoo yan.